ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya nga po, naalala po natin ng ating kagalang-galang na Evangelista Willis Rod Almeda had to go to Talipaw, Sulu, year 2000 to proclaim the gospel through spiritual means ay mapalaya yung mga hostages, which dahil sa kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon, nakalaya lahat yung mga hostages. Dahil gusto po ng ating mahal na Panginoon na magkaroon ng kapayapaan ng lahat. So, pati Abu Sayyaf, malaman nila ang pag-ibig ng mahal na Panginoon para magbago sila. Yung mga kababayan po natin na nabibiktima ng mga terrorism, etc. Magkaroon sila ng kapangyarihan buhat sa ating mahal na Panginoon para hindi po sila maagrabyado, hindi sila mapapahamak through the gospel, the power of God unto salvation. Kaya ito pong pagpapatibay na ito ng religious freedom is a very welcome development at pinasalamatan po namin sa ating mahal na Panginoon para lalong ma-promote ang gospel para magkaroon ng kapangyarihan ng bawat isa dahil alam natin, gusto natin mapayapang buhay pero talagang yung diablo pumapasok sa mga tao para mag-away-away ang mga tao. Pero kapag ipangaral ang true gospel with power, aminamahal, hindi ka maagrabyado ng diablo.